Hi mga bebe! Welcome back again to my channel. At ayun, back to work na po ako. Andito na po ulit ako sa Hong Kong. At share ko lang po sa inyo kung ano yung mga requirements na hiningi sa akin sa airport. Bumalik po ako dito last October 22 and yung airlines ko po ay Cebu Pacific. Sa mga nagtatanong po kung kailangan pa ng antigen test, hindi na po kami hinanapan dito sa Cebu Pacific ng antigen. Pero mag-rapid test din po kayo para pag hiningi po sa inyo yung inyong rapid test, may maipakita po kayo na picture. So ito na po yung mga requirements or documents na hiningi sa akin sa airport. Ayan, syempre kailangan meron kayong ticket na yung confirm na ticket nyo, yung flight nyo. Bago pa lang kayo pumasok sa airport, i-check na yan sa inyo ng mga guard yung inyong flight. Ayan. Tapos syempre ang inyong valid passport. Kailangan yan, syempre, wag nyo kalilimutan. Tapos yung ating visa. Ayan. At yung ating OEC. Ayan, pwede kayong kumuha dito sa Hong Kong, pwede din naman kayo sa Pinas. Kung same employer kayo, mas mabilis, pwede kayong magpa-print na lang. Hindi ko lang alam pag change employer kayo kung kailangan nyo pong pumunta sa POEA. Pero kung kailangan nyo pumunta ng POEA, kailangan mag-online appointment muna kayo. Tapos, importante itong QR code na ito, yung sa health declaration sa Hong Kong. Kailangan nyo mag-sign up dun sa kanilang link. Ilalagay ko na lang yung link doon sa baba. Yun yung pilapan nyo. Tapos, kailangan isave nyo yung QR code na ito. Kasi kakailanganin nyo ito pagdating nyo ng Hong Kong. I-check nyo rin siya kasi meron kami nakasabay na black yung color nung kanyang QR code. Dapat kasi kulay green. Ay, bago ko makalimutan, meron pa nga pala kayong form na pipilapan. Bago kayo mag-check-in, may binibigay silang form na parang Bureau of Immigration. Nakalimutan ko na siyang picturean eh. Pilapan nyo na lang siya bago kayo mag-check-in. At ayun na nga, after ng bakasyon, ayun, back to reality. Ayan, magtatrabaho na ulit sa ibang bansa. Nakakalungkot man, pero ganun talaga eh, kailangan natin. Kailangan muna natin iwan yung pamilya natin para magtrabaho sa ibang bansa, para masuportahan lahat ng pangangailangan nila. Ayun, ganun talaga, OFW, tibay lang at tiwala sa sarili, tiwala kay Lord. Lahat naman ng problema malalampasan natin. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, may kapalit yun na asaya, diba? So, ingat palagi mga ka-OFW. Stay healthy dahil yan ang puhunan natin sa pagtatrabaho natin dito sa ibang bansa. At tiwala lang na makakauwi tayo ng safe sa ating mga pamilya. At thank you for watching mga bebe. Ingat kayo palagi. Love you all.